Magandang umaga sa inyo mga kaibigan. Sa umagang ito, muli ay ating namnamin ang tamis ng mga salita ng ating Panginoon. Dito nga, ang sabi nga, naglibot si Jesus na gumawa ng mabuti. Ayon sa mga aklat ng gawa, Kapitulo 10, talatang 28, kung paano si Jesus na taga Nazaret ay binuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kanyang kapangyarihan. Kung paano naglibot siya na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling ng lahat ng mga pinahirapan ng Diablo sapagkat kasama niya ang Diyos. Tayo manalangin. Sa mapagpala naming Diyos sa umaging ito, piling namin ang pagkikisama ng banal na Espiritu sa aming pag-aaral ng iyong salita upang lubos naming maunawaan ang mga balita at mga salitang nais mo iparating sa amin. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Natubos ang mga tagasunod ni Kristo para sa paglilingkod. Itinuturo ng ating Panginoon na ang tunay na layo ng buhay ay ministeryo. Si Kristo mismo ay isang manggagawa at ibinibigay niya ang kautusan ng paglilingkod sa lahat ng kanyang mga tagasunod. Paglilingkod sa Diyos at paglilingkod sa ating mga kapwa. Dito inilahad ni Kristo sa sanlibutan ang isang higit na mataas na konsepto ng buhay kaysa sa kanilang nakilala. Sa pamamagitan ng pamumuhay upang maglingkod sa iba, nadadala ang tao sa pagkakaugnay kay Kristo. Ang kautusan ng paglilingkod ay nagiging nag-uugnay na kawing na nagbubuklod sa atin sa Diyos at sa ating mga kapwa. Ipinagkakatiwala ni Kristo sa kanyang mga lingkod ang kanyang ari-arian na dapat gamitin para sa kanya. Ibinibigay niya sa bawat isa ang kanyang gawain. Ang bawat isa ay may sariling lugar sa walang hanggan. Panukala ng kalangitan. Ang bawat isa ay dapat na gumawa na nakikipagtulungan kay Kristo para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Katulad lamang ang katiyakan na inihandang lugar para sa atin. Sa makalangit na mga mansyon, sa natatangi lugar na itinalaga, sa lupa kung saan tayo dapat na gumawa para sa Diyos. Ang buhay niya, patuloy na pagsasakripisyo ng sarili, wala siyang tahanan sa sanglibutang ito, maliban sa nagbuhat sa kabutihan ng mga kaibigan na ibinibigay para sa kanya bilang isang manlalakbay. Dumating siya upang mamuhay para sa atin ng buhay na pinakamahirap at lumakad at gumawa sa gitna ng mga pangangailangan. At nagdurusa, hindi kilala at walang karangalan, lumakad siya, papasok at palabas sa gitna ng mga taong ginawa niya ng maraming kabutihan. Sa panahon ng kanyang ministeryo, itinalaga ni Jesus ang higit na panahon sa pagpapagaling sa may karamdaman kaysa pangangaral. Nagpatutuo sa katotohanan ng kanyang mga salita ang kanyang mga himala na siya'y dumating hindi upang mga wasak, kundi upang magligtas. Saan man siya nagtungo, nauna sa kanya ang pabalita ng kanyang habag kung saan siya nagdaan. Nagagalak sa kalusugan ang mga layon ng kanyang pagmamahal at sinusubukan ang mga bago nilang tuklas na kapangyarihan. Kaibigan, sa umagang ito, nais iparating ng ating Panginoon kung ano ang kanyang dakilang pag-ibig at pagmamahal sa atin. Hindi niya tiningnan kung ano ka, kaibigan.
dahil sa paanan ng kanyang cross, tandaan mo, tayo ay pantay-pantay. Pinasa ni Kristo ang cross ng ating mga kasalanan. Lumakad ang kanyang mga paa anumang kalayo upang marating kanya, kaibigan. Dahil alam niya na kung ikay mawalay at lumayo sa kanya, ikaw po ay mahuhulog sa silo ng diablo. Ngunit mahal ka ni Jesus. Ang kanyang pagbabayubay sa cross, ito'y paglalarawan ang isang tunay na pag-ibig ng isang Diyos sa kanyang mga nilalang. Kaya kaibigan, yakapin mo ang pananampalatayang meron ka. Yakapin mo ang pagkakikilala mo kay Kristo sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos. Ang ibigin mo ang iyong kapwa, ibigin mo ang Diyos, dahil yan ang kapunuan ng kanyang kautusan. Kaibigan, kung mayroong kang nais dalhin sa ating mga panalangin, isulat lang po sa inyong mga comment section at ating pong dadalhin sa Panginoon ang ating mga hibik. Tayo po'y manalangin. Mapagpala at makapangyarihan naming Diyos sa umagang ito, tunay ang iyong pag-ibig ay patuloy na nagpapakita sa bawat isa sa amin. Ang iyong habag ay iyong pagmamahal na sa pamamagitan ng iyong pagbabayubay sa krus sa Kalbaryo. At sinabi mo na ang lahat ay natapos dahil pinasan mo ang lahat ng aming kasalanan. Kaibigan, sa umagang ito, tanggapin mo ang patuloy at biyaya na pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus, at mapas sa atin ang banal na Espiritu ngayon at magpakailanman. Itong aking dalangin sa pangalan ni Hesus. Amen. Sa muli, mga kaibigan, huwag niyong kalimutang ako'y subaybayan. Ating panoorin ang lahat ng pag-aaral mula sa aking channel sa Vince Traveler's Diary. Kung bago pa lang kayo, paki-subscribe upang makakasama ko kayo araw-araw. Maraming salamat po sa inyong lahat.